Magandang araw mga bata! Ako si Rosemary Tirialino mula sa F. Bustamante Central Elementary School, Tibuco District. Maaari nyo rin akong tawaging Teacher Weg. Kamakailan lang ay naging usap-usapan at viral sa social media ang magkasintahan na ngayon ay opisyal ng mag-asawa na sina Alshadat Hassan Abdurrajak na isang police lieutenant at Bayrihan Mangudadato sa Kaluran, isang kongresista sa probinsya ng Sultan Kudarat dahil sa kanilang malacrush landing on you na prenuptial. Pero ang mas nagkakabilib ay ang pagbibigay nila ng importansya sa kagandahan ng pinaghalong kultura at tradisyon ng mga Maguindanaon at Tausug na ilan lamang sa mga tribo ng Muslim. Bidang-bida rin ang mga makukulay na palamuti at kasuotan nila na nagpapakita sa kung gaano rin kakulay ang kanilang kultura. Sa araw na ito, bida ang mga kapatid nating Muslim. Sabay-sabay nating tutuklasin ang simula ng paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas. Muli, ako si Rosemary Tirialino, ang inyong teacher broadcaster sa araw na ito, isang proud Muslim mula sa Davao Region. Tatalakayin natin ngayon ang pinakapaksa ng Module 7 sa unang quarter para sa ikalimang baitag ng Araling Panlipunan na pinamagatang ang paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas, isinulat ni Jovelyn E. Montilla. Handa na ba kayo sa ating aralin? Tara! Sama-sama tayong matuto! Islam ay isang relihiyong may paniniwala sa iisang Diyos, si Allah. Itinatag ito ng propetang si Muhammad bandang 600 CE at ang tawag sa banal na aklat ng mga Muslim ay Quran o Koran. Sa paglaganap ng Islam, sinasabing nakikipagkalakalan sa China noong panahon ng dinastiyang Shang ang mga unang Arabong nakarating sa ating bansa. Sa suluk, dala ang Islam na paniniwala ay sumunod namang dumating ang mga misyonerong Muslim mula sa Malacca, Johore at Borneo. Ayon sa mga Tarsila, si Tuan Masyaika na napangasawa ng anak na babae ni Rahasipad ng Patikol sa Buwansa, ngayon ay Hulo ang unang nagpakilala sa ating bansa ng paniniwalang Islam. Samantala, si Sharif Karim Ul Makdum ay ang sumunod na misyonerong Muslim na nakarating sa Pilipinas sa Simunol, isang isla sa Tawi-Tawi noong 1380. Nasundan naman siya ng isa pang misyonerong Arabo na si Raha Baginda na tinaguriang
prinsipe ng Malay na nanggaling sa Minangkaban, Sumatra na dumating noong 1390 at kasama niya ang mga mandirigmang may mga sandatang pumuputok. Si Abu Bakar Sharif al-Hashim naman ang nagtatag ng sultanato sa Sulu na isang misyonerong Muslim at scholar mula sa Malacca at dumating sa ating bansa noong 1450 at napangasawa niya ang magandang anak ni Raja Baginda na si Prinsesa Paramisuli. Napalaganap naman ang husto ni Sharif Muhammad Kabungsuan na anak ng isang maharlikang Arabo ang Islam sa Maguindanao at Lanao. Noong 1475, lumusob ang kanyang mandirigma sa Cotabato at tuluyan nilang nasakop ito at pinilit na sumampalataya sa Islam ang mga paganong katutubo. Sinasabing nagkaroon ng maraming misyonero ang dumating sa ating bansa at nagpalaganap ng Islam at ito'y nahinto lamang nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ang Islam ay salitang Arabic na nangangahulugang pagsuko o dedikasyon kay Allah, ang kinikilalang Diyos ng mga Muslim. Ang tawag sa sumasampalataya sa Islam ay Muslim, isang tao na isinuko ang sarili kay Allah. Si Muhammad ang nagtatag ng Islam at kinikilalang propeta o sugo ng Diyos ng mga Muslim na ipinanganak noong 570 CE sa Mecca na matatagpuan sa Kanlurang Arabia. Sinasabing naramdaman ni Muhammad ang tawag ng Diyos noong bandang 610 CE. Nakita niya si Anghel Gabriel at siya ay inutusan na ipalaganap ang utos at salita ng Diyos. Mula noon hanggang sa kanyang pagkamatay ay tumanggap siya ng mga revelasyon na pinaniniwalaang direktang nanggaling sa Diyos. Ang mga salita at utos ng Diyos ay naisulat sa Koran, ang banal na aklat ng mga Muslim. Ang banal na kasulatan ng mga Muslim ay nakapaloob sa Koran, habang sa Sunna naman nakasulat ang mga tradisyon ni Muhammad na kinabibilangan ng limang haligi ng katotohanan ng Islam. At ito ay nagsisilbing mga gabay sa pamumuhay ng mga Muslim. Ang unang haligi ay ang shahada o ang pagpapahayag ng paniniwalang walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang sugo niya. Ikalawa, salah o dasal, nangangahulugang limang ulit ang pagdarasal sa isang araw na nakaharap sa Kaaba na matatagpuan sa Mecca, ang banal na lungsod ng mga Muslim. Tinawag na imam ang pinuno ng mga Muslim sa pagsamba. Ikatlo, zakat o pagkakawang gawa. Kailangang magbigay ng mga tulong ang mga Muslim kahit minsan sa loob ng isang taon sa mga lubos na nangangailangan, tulad ng mga pulubi, nasalanta ng bagyo, lindol at iba pang mga sakuna, may sakit, naulila at naghihikahos. Ika-apat, saum o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Isang buwan ang pag-aayuno ng mga Muslim kung Ramadan na naaayon sa Islamic Lunar Calendar at ang sumusunod ay ang mga dahilan upang isagawa ito. Una, magunita ang mahahalagang pangyayari ng Islam. Ikalawa, makabagong espiritual at pisikal. Ikatlo, makabayad sa kasalanan. Ikaapat, madama ang hirap na dinanas ng mga maralita at maging maawain at matulungin sa kanila. Ikalima, maituwid ang landas na tinatahak at mailayo ang sarili sa labis na pagnanasa sa mga makamundong bagay. Sinisimulan sa pagsikat ng araw at nagtatapos sa paglubog nito ang pag-aayuno ng mga Muslim at pinagbawal ang pagkain, pag-inom, paninigarilyo, mga kasayahan at paggawa ng mga mabibigat na bagay at maaari na itong gawin lahat sa paglubog ng araw. Hari Raya Puasa
o Eid al-Fitr. Hari Raya Puasa o Eid al-Fitr ang pagwawakas ng pag-aayuno at tinagurian nila itong pinakapista dahil sa gana sa pagkain ang araw na ito. At ang ikalima at panghuling haligi ng Muslim ay ang Hajj o paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca. Naging sentro ng pananampalataya ng mga Muslim ang banal na lungsod ng Mecca. Ang sinumang Muslim na nakapaglakbay at sumamba sa banal na lungsod ay pinapayagang maidugtong sa kanyang pangalan ang salitang Haji. Mga bata, ating natunghayan kung paano nagsimula ang paglaganap ng katuruan ng Islam. Tunay nga ang kaiganda ng pag-usbong at pagyabong ng kanilang kultura. Ito ay sumasalamin sa makulay na kwento ng buhay nila bilang isang Pilipino. Iba't iba man ang ating relihiyon, kultura, tradisyon, hindi natin maiaalis ang ating pagka-Pilipino. Nasa bansang Pilipinas na puno ng makukulay na paglalakbay, ang kwento ng nakaraan ang siyang nagpapatunay kung paano nahubog ang ating bansa at pagiging isang mamamayang Pilipino. Lagi rin nating tatandaan, anuman ang iyong pinagmulan, isa puso't isa isip ang paggalang at pagrespeto sa ating kapwa. Marami ba kayong mga natutunan? Magaling! Masaya ako at marami kayong napulot na mga aral. Maraming salamat sa ating pagsasama-sama sa module na ito. Huwag kalimutan na ibahagi sa iba ang inyong nakuhang kaalaman. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa Araling Panlipunan! Beep, 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 beep.